Ang pilot ladder ay ginagamit for disembarking and embarking of pilot, usually on a cargo vessel. Ito ay dapat nasa pamantayan ng international regulation under SOLAS regime. Ito naman ay requirements for pilot boarding arrangement na makikita sa mga bridge ng barko bilang guide nila. This item is used for less than 9 meters freeboard. Dire-diretso lang ang ladder. Yan ang sample, may kli lang. Pero pag for vessel of more than 9 meters freeboard, kailangan meron ng pilot assist ladder. Combination na siya para madali ang access ng piloto. Ang freeboard nga pala is the distance between waterline and the main deck or weather deck of a ship. Meron nga pala tayong pilot lines shall be painted on the both side of the hull to indicate whether the distance from the sea level to a point of access in excess of the maximum 9 meters permissible under regulation. Yan ay white over red, as you can see. The last four steps of the pilot ladder should be made of rubber, na kung saan dapat ito ay may sufficient strength at dapat ay non-slip, nang sa ganun ay hindi madudulas ang pilot pagsampa dito. Regarding sa side rope, it should be made of Manila or other material na kung saan of equivalent strength. At ito naman ang pilot ladder side rope namin sa aming barko. Ito daw ay dapat consist of two uncovered ropes not less than 18 mm in diameter on each side. Ito pala ang mga chocks used for pilot ladder side ropes. Yung mga pula sa aming pilot ladder ay nagsisignify ng end siya ng bawat meter. At mga chocks na in between meter ay mga plain wood color lang, as you can see sa picture natin. Ayan. Ito naman ang pilot ladder spreader na kung saan ay dapat 1.8 meter in length. Ang purpose nito is to prevent the pilot ladder from twisting, lalo't kung inaarian na to sa ship side due to external factors ay hindi pa rin siya magtutwist. Regarding sa wooden step natin, it should be made of hardwood in one piece free of knots, and it should be durable according sa administration. Meron din pala tayong tinatawag na pilot ladder man ropes. Minsan ay nire-request ito ng pilot na ilagay sa gilid ng pilot ladder both sides para makanyang mahawakan for safety reasons. It must have without knots. Dapat dire-diretso lang yung rope. Ngayon ay maglalagay tayo ng permanent marking sa pilot ladder port and starboard. Ngayon ay tatanggalin natin ang pilot ladder sa kanyang reel. Bali, may dalawang tao sa magkabilang side na kung saan ay binibira nila ang pilot ladder at sa dulo naman ay may humahatak nito. Madali talaga ang trabaho kapag sama-sama, mas organized pa. Kung makikita nyo ay may mga wooden step na medyo malapad. Ang tawag dyan ay spreader. Ang purpose nyan ay para hindi mag-twist o lumiko ang pilot ladder kapag ito ay nasa ship side na, lalo't kung malakas ang hangin. Ngayon ay natanggalan natin ang pilot ladder at inire-ready na para sa kanyang stencil. Medyo bago pa ang pilot ladder natin, kaya maganda-ganda siyang lagyan ng numbering. Ang fourth step nga pala ng pilot ladder should be rubber according to the IMO regulation. Dito na lang sa Boston store namin na stencilan ang aming port and starboard pilot ladder gamit ang old chart at pintura. Bale, ito ay inabot ng 16 meters. Maganda ito dahil makikita mo kung ilang
meters ang iaarya mo, at the same time makikita ng pilot kung ilang meters na yung kanyang akyatin papuntang kubyerta. Mula sa Boson Store, dadalhin na natin ang ating pilot rudder, sa kanyang reel. Ito na ang kanyang reel, balsa port side. So, makita natin na inilalagay yung pilot ladder under ng deck piping. Nang sa ganun, habang ating nire-reel, ay hindi siya sasabit kung siya ay nasa ilalim ng deck pipings. Ngayon, syempre, yung dulo ng ating pilot ladder ay may shackle, then saka natin unti-unting i-reel kasama ng lubid. Kailangan kasi yan na ang pilot ladder ay dahan-dahan lang ang pag-stowage kasi kahoy yan eh. So, kailangan talaga medyo constant ingat lang sa paglalagay. Ayan na, bale yung pinaka unang i-reel natin, yung pinaka mataas na meters. Then ang pinaka dulo ay yung merong rubber step na nasa 1 meter. Kaya makikita nyo na dire-diretso lang ang pag-ikot ng reel at hindi sumasabit yung pilot ladder kasi nga sa under deck pipings natin idinaan. Then ayan, nasa reel na yung 16 meters. Kung makikita nyo, ang ating mga chok ay kulay pula. Yung mga kulay pula na yan ay nagsasabi na every 1 meter yung separation niyan. Ayan, kung sa mga hindi nakakalam, spreader ang tawag diyan sa ano, sa step na mahaba na 'yan. Ayan, malapit nang matapos ang ating pag-stowage ng pilot ladder. Kailangan talaga ay minimum of 3 person ang gumawa nito. Yung isa na sa control, siya mag-iikot ng reel, tapos yung dalawa ang mag-guide para sa pilot ladder na i-align sa gitna. Yan, then after nyan, pag na-establish natin, i-lalashing muna natin temporary. Total, hindi naman natin gagamitin. And afterwards, lalagyan din natin ng canvas cover para kahit umulan o umaraw, hindi basta-basta mabubulok ang ating lubid. Other reminders naman, pagdating sa pilot ladder, dapat naka-indicate ang stencil ng first use. Tulad niyan, date April 2021. Then, dapat meron din naka-indicate na pilot access point no obstruction. Kailangan sa daan na pilot, wala dapat obstruction. Kaya may ganyang stencil. Kahit sa platform, ay dapat naka-indicate ang maximum 2 persons per at one time yan. So, dapat sa ating pilot ladder, dalawang tao lang ang pwede umakyat at one time. So, dapat naka-indicate din yan. And then also, dapat ay meron ding safe working load naka-indicate sa poste para madaling malaman kung hanggang ilan lang tao ang capacity ng pilot ladder. At syempre yung wire dapat merong date of renewed. Tulad nyan, September 4, 2020. So 3 years ang
validity niyan. At tapos sa pathway, meron ding no obstruction para clear talaga yung dadaanan ng ating pilot. Kaya ito ng ating pilot ladder, kapag pilot assist ladder at pilot ladder in na mamove natin ng medyo malayo. You may pause this video and may read the solution 8.1045 regarding pilot transfer arrangement. Dito ay mas detalyado ang mga regulation, not only about pilot ladders itself but also accommodation ladder para sa pilot transfer. Kaya kung may time kayo, you may pause this video and you may read. Ngayon ay makikita nyo ang isang sample ng pagbaba ng mga piloto sa isang port namin sa China. May mga crew members na naka-standby sa on deck at isang deck officer para matiyak ang kaligtasan ng mga pilots bago sila bumaba.